dito po sa ano, sa Pilipinas po sa atin, sobrang init po talaga yung, as in, nakakapaso na po talaga siya ng balat. Hindi po siya tulad ng karaniwan lang po dati na init na tolerable naman po. Ngayon, as in, hindi po talaga ako makatagal sa init. Dahil sa init ngayon, extreme heat, ang ating DepEd secretary ay nagbigay siya ng memorandum na pwede kami mag-asynchronous, no? Kapag ka ang init ay pumatak ng 40 and above, so ang nangyayari po, ang mga bata ay hindi papasok. Ganun na rin po ang mga guro, hindi na rin papasok. Ngunit meron kaming asynchronous, pwedeng magbigay ng activities sa mga estudyante. Pwede rin mag-online. Naapektuhan po rin kami kasi let's say for example ako po at my age, syempre pag sobrang init parang tumataas na rin yung presyon, yung aking BP, kaya I'm sure sinusure ko po yon araw-araw na mag-take ako ng aking gamot para sa pagtaas ng presyon ko, kasi yun na po yung ano ko po, nagme-maintenance po ako, at tapos yung pagtuturo din. Naapektuhan din kasi siyempre parang hindi ka komportable. Sa sobrang init, minsan basang-basa na yung likod namin. Minsan talagang nahihilo din kami, no, sa sobrang init. Gagaya dun sa ano, sa bahay. Dun yung may internet tapos sobrang init, hindi ka makapag-focus kasi minsan nahihilo ka ganun. Children, especially the young ones, are still developing human beings. So they are still not able to regulate temperatures as good as adults. So given that fact, we should understand that they are really prone to several effects of extreme heat, and that can be in the form of heat stress, which is characterized by headache, dizziness, vomiting, and even fainting. There are reports over the radio and on TV that children are fainting in the classrooms. And in terms of other effects in the classroom, there is a survey by the Alliance of Concerned Teachers in NCR that at least 87% of learners have difficulty concentrating. So that would paint a picture of how it is inside the classroom, how children are not really learning as expected at their grade levels. Shifting the schedule back to the original schedule, which starts in June, will be beneficial for them. I believe so, because we're seeing now that during April and May there are class suspensions, right? And well, it's April now, and in May we're expecting a lot more class suspensions, again because of the extreme heat waves, because as PAGASA reports, we will have worse temperatures, or it will be more hot during the coming month of May. So we're seeing an average of more than 52
degrees Celsius. So you may imagine how stressful that will be for learners.